Okay, magandang hapon po sa lahat na mga taga-subaybay namin dito sa aming palatuntunan, ang Facebook ng Katotohanan, ang In Defense of the Truth, ang Facebook ng Katotohanan. Muli, narito po kami sa teritoryo ng Set My Spirit Free Catholic Charismatic sa pamumuno ni Brother Dominic Reyes. At gaway-gaway po tayo, mga youth. At ang mga youth namin na kasama na walang tigil na sumusubaybay at tumatangkilik sa ating palatutunan dito po sa ating Facebook Live. Muli, tulungan niyo po kami na makapasok o makuha natin yung pamantayan ng YouTube channel para doon na po tayo magla-live. So, kailangan pa po natin mag-subscribe na mag-subscribe para doon na po tayo. Gaya ng pinangako po namin, hindi po kami makakalimot doon. Magtulungan po tayo. Muli, narito kami. Kasama ko si Brother Sander. Si Brother Sander, isang youth leader ng Set My Spirit Free Catholic Charismatic. At ganoon din si Philip Cesar. Pagaling yung tatay mo dyan, nanonood sa atin ngayon. At ang mga youth, kaway-kaway po. Okay. Sila po yung mga youth ng Set My Spirit Free Catholic Charismatic. Ang ate po, meron po nagdiriwang si nanay, 78 years old na po siya. Pero nandidipto po siya ngayon para makinig ng ating talakayan tungkol sa ating pananampalataya Katoliko. So napakaganda po ng aming topic, yung pong tinatawag nating OSAS. Once saved, always saved, na laging sinasabi ng ating mga kaibayo sa pananampalataya, lalo-lalo na ang mga born again Christian. Once saved, always saved ka na raw. Ibig sabihin nun, kapag ikaw ay ligtas ka na kahit nagkakasala ka. Ganun ba yung tinuturo ng Biblia? Meron po bang tinuturo ang Biblia na once saved, always saved, brother? Wala naman po sa Bible na nakasulat o talata na nagsasabi na once saved, always saved. Wala pong nakasulat, tama. Walang mababasa, di ba, na once saved, always saved. Pero ang tanong, sino kaya nag-invento niyan, ano? Are you saved? Tatanungin ka, are you saved? Receive Jesus Christ as your personal Savior and you will be saved. Yan ang lagi sinasabi. Lahat po ng sinasabi nilang ganun, wala pong matibay na talatang batayan na Jesus Christ receive as your personal Savior and you will be saved. Invento po lang yan noong 1856 ni Pastor Fuller po, isang Protestant revivalist na dinala rito sa Pilipinas. Ayun, kumita. Na kinuha ng mga kapatid natin sa ibang pananampalataya, gaya ng mga born again Christian, once saved, always saved ka na. Pag tinanong mo sila, are you saved? Yes, ligtas na ako. Bakit nandito ka pa kung ligtas ka na? Anong ginagawa mo dito? So yan po ang ating tatalakayan na huwag po tayo magpapauto. Wala pong tinuturo na si Kristo ay personal na tagapagligtas. Ang tinuturo po ng Biblia, si Kristo ay tagapagligtas ng sanlibutan. Tama? Amen. Sabi niya, Jesus is the Savior of the world. Yan ang mababasa sa Biblia. Hindi personal Savior ng bawat isa, kung hindi tagapagligtas ng sangkatauhan. Kaya ano ka pa man, kaya ano pa yung relihiyon mo, si Kristo ang ating tagapagligtas at hindi kanya-kanyang Savior lang. Ay, Savior po si Kristo, ay, Savior lang. No! Pangkalahatang Savior si Kristo, hindi pang-personal lamang. Kaya huwag po tayo magpapalin lang sa mga ganong magandang mga pag-uusap, lalo-lalo na yung mga kapatid natin sa pananampalatayang Katoliko, makarinig, sasabihin, ay, bagong aral yan ah! Uy, bago yun! Di ba? Bago sa pandinig natin yun. Wala namang tinuturo yung pare ng ganun ah. Siyempre, maa-amaze ka na akala mo bago, yun pala, hindi pala bago yun. Yung osas na yun, yun yung oracle of Satan against Scripture. Di ba osas na yun? Oracle of Satan against Scripture. Ginagamit ni Satanas ang Scripture para tayo ay rinlangin. Actually, walang turong ganun ng mga apostol na one saved, always saved. Mamaya tatalakay natin, huwag po natin tatanggapin yung mga narinig natin na once saved, always saved, wala pong turong ganyan. Wala ka rin pong mababasa na tinuro ng mga apostol na receive Jesus Christ as your personal Savior and you will be saved. Imbento po lang po yan
ni Pastor Fuller noong 1856 na inadapt ng mga Protestanteng born again na dinala sa Pilipinas, kinuha ng 43,000 na mga denomination na born again Christian, ayun, nagkalat-kalat na. Wala pong ganyang mababasa. Ngayon, tatanggapin ba natin yung mga ganyang katuruan na wala namang basihan sa Biblia? Brother, basahin mo muna nga dito yung Galatians 1:6 dito. Oh, Galatians 1:6-8. Kaya wag mo tayo basta-basta maniniwala na tatanggapin yung mga ganyang katuruan. Basahin po natin. Ano sabi, brother? Nagtataka ako kung bakit kay dalilin ninyong tinaligdan ang Diyos na tumatawag sa inyo sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo at bumaling kayo sa ibang mabuting balita. Ang totoo'y walang ibang mabuting balita, lamang may mga naniligali sa inyo at nagsisikap na baguhin ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Maging kami o isang anghel man mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ibang ng iba ay sa mabuting balita ipinangaral namin. Pakasumpain siya. Ano raw? Sumpain! Sabi ng Biblia, sumpain ang nangangaral ng ibang mabuting balita sa pinangangaral ng mga apostol. Eh wala namang osas pinangangaral yung mga apostol. Wala namang receive Jesus Christ as your personal Savior. At hindi rin nagtatanong ang mga apostol kapag sila ay nangangaral at nagpupunta sa mga bawat bayan na, are you saved? Are you saved? Wala silang tinuturong ganyan. Kaya nga, nagtataka ka kung bakit, ano sabi? Napakalino, no? Nagtataka ako kung bakit kay dalilin yung pinaligdan ng Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo at bumaling kayo sa ibang mabuting balita. Iba! Ibang mabuting, ano sabi? Sumpain! Sabi, sumpain! Anathema! Na nagtuturo ng mga ganyang mga aral, wala, sumpain yan. Sabi, yes, sumpain, no? Pinasusumpa ng Biblia yung mga nagtuturo na walang ganong itinuturo ang mga apostol, even sa Bible, walang ganyang itinuturo. Sumpain, tuloy natin sa nabi, ang ganda. Sinabi namin at inuulit ko, kung may mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balitang tinanggap ninyo, pakasumpain siya. Dinagdagan pa sa nabi, pakasumpain. Tapos nakikinig ka sa mga ganon, ikaw ay ngayon, ma'am, napakinggan mo yon, lilipat ka ngayon sa kanila dahil narinig mo, bago. Sabi nga ng Galacia, abay, walang mabuti, ibang mabuting balita. Dapat nga lamang may nagbabago, binabago nila. Kaya ano sabi? Sumpain. Pagka sinabi, are you safe? Okay, eto po. Wala pong matibay na batayan at aral ang osas na ito. Sa banal na kasulatan, okay. Yung mga sinabi na namin, brother, eto, basahin natin yung unang Mateo 16:25. Ito po ang pakinggan nyo kung osas ba yung tinuturo nito. Oh, Mateo 16:25, brother. Oh, ano sabi dyan? Basahin natin. Ano sabi? Ang naghahangad na maligtas ng kanyang buhay ay mawawalan ito. Mm. Ngunit ang mawalan ng buhay, alang-alang sa akin ay magkakamit ito. Mm. So, ang naghahangad ng magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan ito. Eh, hinahangad mo, ligtas ka na. Abay, kamawa ka naman. Di ba? Ang naghahangad ng magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan ito. Eh, sila, pag tinanong mo, are you safe po, ligtas na kami. See? Ang sabi ng Biblia, ang naghahangad ng kanyang sariling buhay na ligtas na siya, ano raw, mawawalan ka niyan. Imbis na sasabihin mo ligtas ka, hindi pala. Pero yung mag-alay ng buhay nito, ang siyang, ang sabi, brother, tuloy mo nga. Alang-alang sa akin ay magkakamit ito. Ayun, alang-alang pala sa Diyos, kay Kristo. Hindi alang-alang sa kanyang self-proclaim na siya ay ligtas na. Di ba? Alang-alang ka rin Kristo, pag nawalan ka ng buhay, makakamit mo yung kaligtasan. Pero ang sinabi roon, na ang maghangad ng kanyang kaligtasan, kanyang sarili, mawawalan ka nito, eh sila ligtas na. Doon pa lang, basag na yung sinasabi, once saved, always saved. Di ba? Okay, tuloy natin. Sabi pa ni San Pablo, brother, Roma 8:24, basahin natin. Naligtas tayo dahil sa pag-asang ito.
Ngunit hindi iyon matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan. Sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita na niya? Ngunit kung umaasa tayo na hindi natin nakikita, hihintayin natin iyon ng buong tiyaga. Ayun! Sabi nito, naligtas tayo sa pag-asang ito. Ngunit hindi iyon matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan. Sila nakikita nila na inaasahan, naligtas na sila. Hindi pala pag-asa yun. See? Sabi niya, hindi matatawag na pag-asa na nakikita mo yan. Eh, nakikita na nila sa sarili na ligtas na sila. Paano ka pang aasa? Eh, nakikita mo na. Siba, sa lungat sa itinuturo ng Biblia, yung osas na tinitindigan nila. Paano ka pang aasa? Eh, nakikita mo na. Diba? Sapagkat sinong tao ang aasa pa, kung ito'y nakikita nila, eh, nakikita mo na, ba't aasa ka pa? Nakikita mo na, diba? Kaya dapat na ang sabi, hihintayin natin iyon ng buong tiyaga. Hihintayin natin yung pag-asa na tayo ay maliligtas ng buong tiyaga. Hindi yung aasa ka na nakikita mo na ay mali. Kinakailangan yung pag-asa na tayo ay ligtas, hihintayin natin ng buong tiyaga. Magtiyaga ka, kaya nga, pag magtiyaga, may tiyaga. Sa kanila, puro laga lang. Diba, walang tiyaga, kasi pleg, naligtas na, naligtas na sila, wala silang tiyaga. Kasi naasahan na nila, naligtas sila eh. Ang sabi, maghihintay ng buong tiyaga. Napakalinaw. Diba? Okay, tuloy natin, brother. Oh. Dapat pa pala maghintay. Sabi, maghintay ng buong tiyaga. Hindi mag-claim na ikaw ay ligtas na. Wala pong ganun. Tuloy natin, brother. Ano sabi? Ano sabi pa ng unang Corinthians chapter 10 verse 12? Brother, basahin mo nga. Kaya't mag-ingat ang sino mang nag-aakalang siya'y nakatayo at baka siya'y matisod. Ayun! Kaya't mag-ingat ang sino mang nag-aakalang siya'y nakatayo at baka siya matisod. Kaya mag-ingat ka, brother, kung sinasabi mong ikaw ay ligtas. Baka mamaya hindi ka pala kasama ron. Di ba? Ang lino ng sinasabi ng Apostol San Pablo, mag-ingat ka, baka nakatayo ka, hindi mo alam, natitisod ka na pala. Kaya huwag tayong pakasisiguro, hintayin natin ng buong tiyaga. Huwag mong sabihin nakatayo ka, baka ka pala mabuwal. Kaya huwag mong sasabihin ligtas ka, baka hindi pala. Amen? Amen. Kaya ang sinasabing osas, hindi po yan tinuturo ng kasulatan. Tuloy natin, brother. Napakaganda, no? Oh, ito po ang nasasaad sa kasulatan. Tulad ng sinasabi ng Biblia. Ano sabi? Sa unang Pedro 4:18. Kung ang taong matuwid ay napakahirap maligtas, ang di kumikilala sa Diyos, paano pa maliligtas? See? Kung ang taong matuwid, halos hindi maligtas. Tanungin mo sila, matuwid na ba kayo? Ay, hindi pa, brother. Nagsisita pa lang. Tapos sasabihin mo, ligtas ka na? Sabi ni Apostol sa Pino, kung ang taong hindi matuwid, halos hindi maligtas. Pagtapos ikaw nang nagsiself-proclaim na ligtas ka na, edi wow. Di ba? Matuwid na yun, halos hindi pa maligtas. Samantalang kayo, atake kayo ng atake sa simbahang katoliko, panira ng panira sa simbahang katoliko, nagsiself-proclaim ka na ligtas ka. Aba kapatid, sabi nga ni Apostol San Pablo, di ba? Huwag mo inaakalang nakatayo ka, baka matisod ka. Kaya huwag mo sasabing ligtas ka, pero atake ka ng atake sa simbahang katoliko na itinayo ni Kristo. Huwag mong sasabihin na ikaw ay ligtas, kapatid. Hintayin mo ng buong tiyaga. Ultimo ang ahang matuwid. Halos hindi nga maligtas eh. Yung pakayang hindi naniniwala sa Diyos o yung mga taong ang pananampalataya ay peke, tapos maliligtas. Amen? Amen. Napakaganda. So ano ba ang sabi? Brother, kaya kung inaakala natin po itong osas na ito, eh, nakasulat na mababasa, no? Wala po. Tuloy natin sa Hebrew chapter 10, verse 38. Anong sabi? Ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit kung siya'y tatalikod, hindi ko siya kalulugod. Nakita mo na, kung ikaw na matuwid at naglilingkod sa Diyos at tumalikod ka, hindi ka na kalulugdan ng Diyos. Yan ay sa Hebrew chapter 10 verse 38.
Pagkatatampo, sasabihin mo, one same, always same. Tumalikod ka nga lang sa Diyos na tinanggap mo siya, nakalasap ka lang pagpapala, tinalikura mo, same ka pa rin? Hindi! Huwag kang mag-claim na one same, always same ka, magkamali ka nga lang na hindi mo pinagsisisiyan, pananagutan mo sa Diyos yun. Ano, huwag po tayo magpapapaniwala doon. Mamaya po, kung meron po kayong mga katanungan, magtanong po kayo at sasagutin po namin yun kahit out of the topic. Brother, ano pa yung sabi dyan? Ituloy natin. Kaya, huwag po tayong basta maniniwala sa mga sinasabi nilang osas. Ang tunay na osas ay oracle of Satan against scripture. Ginagamit ni Satanas ang scripture para tayo ay linlangin at ibahin ang pananampalatayang tinanggap natin mula pa sa mga apostol. Okay. Ano ang sabi, brother, ng Revelation chapter 13 verse 15 to 16? Ano sabi? Nalalaman ko ang mga ginagawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit man. Higit na mabuti kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil sa ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusukang kita. See? Pag ito pala, kahit na ikaw ay born again Christian o isang Katoliko, ang iyong pananampalataya ay maligamgam, isusuka ka ng Diyos. Paano mo sasabing ligtas ka? Isusuka ka nga eh. Kung ito ay mainit, di ba? Ano sabi, napakalinaw, di ba? Sabi, nalalaman ko ang mga ginawa mo. Ayun yung ginagawa pala, titignan ng Diyos. Alam kong hindi ka malamig ni mainit man. Higit na mabuti kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil sa ito ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Pagkatapos sasabihin mo, ligtas ka na. Eh, kinakailangan pala, mainit ka sa Diyos. Tapos, yes! Kung ikaw ay maligamgam, at yung pananampalataya maligamgam, isusuka kita. Nasaan yung one save, always save doon? Eh, naging maligamgam ka nga lang, isusuka ka na eh. Tapos, i-claim mo na save ka na. Kaya, mga manamahal namin, mga pananampalatayang Katoliko, na ating mga kapanalig, huwag pong maniniwala sa one save, always save. Receive Jesus Christ as your personal Savior, at yung tanong na, are you saved? Yan po ay walang basayan sa Biblia. Amen? Tuloy natin. Ano pa sabi sa, ano? Eh, brother, pag sinabi nilang one save, always save, dahil may pananampalataya, hindi sana yung mga anghel naligtas din, ano? Naligtas din dapat sila. Kilala nila yung Diyos. Alam nila kung sino yung Diyos. Alam nila yung kaluwalhatian ng Diyos. Nakapiling niya nila yung Diyos sa langit. Pero bakit hindi nakatikim ng kaligtasan to? Basahin natin. Sa 2 Pedro 2:4. Ito ha, anghel ha. Ang anghel, alam nila sino ang Diyos. Kilala nila kung ano ang Diyos. At alam nila ang kaluwalhatian ng Diyos. Pero yung mga tumalikod na to, kahit kilala nila at alam nila ang Diyos, alam nila ang presensya nito, hindi nakatikim ng osas na sinasabi nyo. Basahin mo. Hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala. Sila'y iginapon sa impyerno, kung saan sila'y iginapos sa kadiliman upang doon hintayin ang araw ng paghuhukom. Kita mo na? Ultimo yung mga anghel. Hindi pinatawad. Bakit? Sumuway sa Diyos yun. Alam na nila ang Diyos. Sino ang Diyos? Naramdam nila ang kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ng pagpapala binigay sa anghel. Pero nung tumalikod, nakalasap ba ng osas? Di ba wala? Itinapo pa nga sa impyerno eh. Take note, anghel yun. Di ba? Kasama ng Diyos. Alam nila yung Diyos. Bakit hindi nakalasap ng osas? Tumalikod eh. Di ba? Tuloy natin, brother. Meron pa. Doon sa Judas chapter 1 verse 6. Kailanganin din ninyo ang mga anghel na hindi nananatili sa kanilang dating kalagayan at kapangyarihan. Sa halip ay iniwan ang kanilang tahanan, kaya't sila'y kinapos ng Diyos ng di mapapatid na tanikala at ipinilanggo sa pusod ng kadiliman hanggang sa sila'y hatulan sa dakilang araw ng paghuhukom. Take note, may faith ang mga angel ayon kay Santiago. Di ba? Nanginginig pa. Pero bakit hindi nakalasap ng kaligtasan yung sinasabi niyong one save, always save?
bago kayo mag-claim na one save, always save, dapat ang nag-claim dapat niya, yung mga anghel. Dahil sila'y nilikha ng Diyos na mayroong kalwalhatian, karikitan, at kaningningan ng Diyos ay nalasap na nila. Pero bakit nasa inyong osas na sinasabi niyong one save, always save? Samantalang nung nilikha sila, kapilit na sila ng Diyos. Di ba? Nalasap na nila kung ano ang Diyos, sino ang Diyos, yung presensya ng Diyos. Nakabahagi sila ng kalwalhatian ito. Pero nasan yung osas nila? Ba, di ba? Bakit? Tapos mag-click lang tayo na one save, always save, pumasok ka lang dito sa reliyon na to. Wala pong turong ganyan ang simbahan na one save, always save. Kaya nga ano sabi, hihintayin natin ng buong tiyaga, hindi yung mag-click lang tayo ng sarili natin. Okay, tuloy natin, Brother Alex. Sa mga Hebrews 6:4-5, ito ang sabi. Sapagkat paano pang magsisisi at manunumbalik ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya, dati naliwanagan na sila, nakalasap ng kaloob at naging kabilang sa mga tumatanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahahayag sa panahong darating. Kanino yung patungkol? Sabi ron, oh. Papaano pa sila manong tumalikot na sila sa kanilang pananampalataya? Alam mo, ito parang ito kung titingnan natin sa modernong panahon natin, maraming mga Katoliko tumalikot na sa kanilang pananampalataya. Lumipat sa ibang pananampalataya. Naliwanagan na sila. Nakaka-attend sila ng misa, nakakarinig sila ng Diyos. Ano pa sabi? Ano pa? Naliwanagan na sila. Nakalasap ng kaloob na maging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Nung binyagan sila bilang Katoliko, natanggap nila Espiritu Santo. Nakalasapin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos. Pero tumalikod sa pananampalataya. Tapos sasabihin mo, save ka. Di ba? Bilang Katoliko, ako Katoliko, lumipat ako sa ibang sekta. Nalasap ko na yung kalonggandahan loob sa simbahan. Natanggap ko na to, yung Espiritu Santo, nung ako'y binautismuhan. Narinig ko na ang salita ng Diyos, makumaten ako ng misa sa mga katipistang nangangaral, sa mga layman, nakakarinig ako sa mga seminar. Pero tinalikuran mo. Sapul ka dito. At bumalik ka sa iba. Sa tingin mo, osas pa sa'yo yun? Osas ka ron? Bumalik ka sa iba? Kaya hindi mo pwedeng i-claim na one save, only save, brother. Hihintay mo ng buong tiyaga. Okay? Tuloy natin, Brother Alex. Sabasahin mo yung ano, bakit sila nalinlang? Bakit sila nalinlang itong mga kapatid natin ito sa mga kaibayo sa ibang pananampalataya na lumipat? Sabi nga, di ba, sumpain, pakasumpain, dalawang beses sinabi, sumpain, pakasumpain, yung mga nagnangangaral ng ibang balik, maarutin balita, sa ipinangangaral natin, sumpain sila. Bakit? Bakit pinasusumpa yung brother? Ano sabi ng 2 Thessalonians 2:11? Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapahamak sa mga taong ayaw umibig sa katotohanan na makakapagligtas sana sa kanila. Dahil ayaw nilang tanggapin ang katotohanan, ahayaan ng Diyos sa sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. Ayan! Gagamit ng mga panlilinlang o pandaraya sa mga mapapahamak sa mga taong ayaw umibig sa katotohanan na makapagligtas sana sa kanila. See? Kung inibig mo at inaral mo yung katotohanan ng simbahan na iyong tinalikuran dahil ito ang totoo, maliligtas ka rito. Kaso bumalik ka sa iba, mas tinalikuran mo pa at pinaniniwalaan mo yung kasinungalingan na sinasabi kaysa doon sa katotohanan na makapagliligtas sana sa kanila. Di ba? Napakalinaw? O, di ba? Kamalian at naniwala sa kasinungalingan. Pero mas inibig pa nila yung maniwala sa kasinungalingan at kamalian kesa dun sa katotohanan na makapagliligtas sa kanila. Kaya nga po naglagay ang church ng Diyos, ng church, para sa ikaliligtas natin. Ito yung pillar and foundation of truth na makapagliligtas sa atin yung mga katotohanan itinuturo nito. Eh umalis sila, nagpadaya sila, naniwala sila sa kamalian, pagkatapos osas pa rin. Di ba? So ano ba ang sabi, brother?
O, kaya nga, mga minamahal, tulad ang yung buong pusong pagsunod nung ako'y kasama ninyo pa, tuloy mo. Anong talata naman yung brother? Sa Pilipos 2:12. Pilipos 2:12, basahin natin. Kaya nga, mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod noong ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayon, ako'y malayo sa inyo. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Ano daw? Ano sabi? Pilipos 2:12. Ano sabi? Napakalino. Kaya nga, mga minamahal, higit na kailangan maging masunurin kayo ngayon kaysa noong kasama ninyo ako. May takot at panginginig na pagpapatuloy kayo sa paggawa. Sa paggawa! Hanggang sa matubos ang inyong kaligtasan. Kinakailangan gumawa ka hanggang makamit mo ng lubusan ang kaligtasan. Hindi yung mag-claim tayo na once saved, always saved. Pinagagawa tayo hanggang makamta natin ang lubusan na kaligtasan. Tuloy mo, brother. Ano ba sabi? Sa Unang Pedro. Unang Pedro? 1:5. Ano sabi? Pagsunod, pagsisikap at paglago ng pananampalataya upang maging ganap ang ating kaligtasan. Ayun! Napakalino! Ulitin mo nga, brother! Pagsunod, pagsisikap at paglago ng pananampalataya upang maging ganap ang ating kaligtasan. Saan yan? Unang Pedro? 1:5. Napakalino, ano? Ang sabi dito, ulitin natin, baka sabihin, eh, sabi, sabi dito, sapagkat, ang Unang Pedro nga ba yun? Unang Pedro 1:5. Ano sabi? Iba yung translation dito. Ano sabi dyan, brother? Pagsunod, pagsisikap at paglago ng pananampalataya upang maging ganap ang ating kaligtasan. Ayun! Pagsunod! Pagsisikap, lumago sa pananampalataya upang makamta natin ng lubusan ang kaligtasan. May pagsunod pa pala, hindi yung pagtanggap lang. Napakalinaw, ano? Pagkatapos mag-claim tayo na once saved, always saved. Brother, huwag po tayong magpapaniwala sa mga kinakalat ng ating mga bacteria yan eh. Bacterians. Mga born again Christian, parang virus din yan na nagkakalat ng mga maling aral. Itong mga kapatid natin sa kaibahan sa pananampalataya, mas masahol pa yan sa COVID-19. Kung ano-anong mga aral ang itinuturo, kung anong-anong mga aral ang nilalang pinalalaganap sa iba't ibang panig ng daigdig para makapatid lang at makapangloko ng mga katolikong hindi alam ang kanilang pinananampalatayaan. Mas masahol pa sila sa COVID-19. Di ba? Kung ano-ano mga tinuturo, wala naman sa Biblia. Kung ano yung sinabi ng pastor, maniniwala. Nakakuha ng aral sa kay pastor, ituturo doon, ituturo naman. Ikinakalat ang maling pananampalataya para silang mga bakterya na ikinakalat ang maling aral at mga katuruan na sinasabi sa Biblia, gayong wala naman itong matibay na basayan sa ating kasulatan na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Tuloy mo, brother. Saan naman? Anong talata? Oh, wala na. Sa Una Pedro 5:8. 5:8, ano sabi? Ano sabi ron? Maging handa kayo at magbantay ang diablo. Oh, ang kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisilang. Ayun, magbantay daw tayo, sabi ng San Pedro, dahil yan po ay parang mga liyon na umaatungal na maghahanap ng mga masisila. Gagamit, sabi nga ng Biblia, gagamit ng mga pandaraya ng mga kasinungalingan na para marami ang mga iligaw sa halip na makita yung katotohanan ay panlilin lang at marami namang naniniwala. Once saved, always saved. Sa natural, dahil wala kang alam sa Biblia, tatanggap ka na once saved, always saved eh. Eh sigurado na ako ligtas, once saved, always saved pa na. Dito na ako sa ano na to. Eh sa Katoliko, hindi, magpapakahirap ka pa eh. Ang gusto nila yung walang kahirap-hirap sa kaligtasan. Si Kristo po nagpakahirap para lang tayo iligtas. Pwede naman hindi niya galing magpapako sa krus. Pwede na lang magpatulong siya ng dugo sa lupa para lang tayo makatubos sa kasalanan. Pero nagpakahirap pa siya
para sa ikaliligtas natin. Samantalang itong once saved, always saved, receive Jesus Christ as your personal Savior, is saved na kagad. Samantalang ang Diyos, nagkatawang tao pa para lang tayo iligtas, nagpapako, nagpapasa sa krus, nagpagahugupit para makamtan natin ang kaligtasan. Sakali na, napakadali. Once saved, always saved, saved agad. Wala pong ganong itinuturo ang mga apostol. Tingnan muna natin yung mga katanungan, Brother Alex. Baka may mga tanong dyan at may manonood sa atin. Salamat po sa mga nanonood ng aming live streaming sa In Defense of the Truth. Ito po ay mapapanood ninyo sa YouTube channel namin. Please lang po, subscribe po. Walang tanong. Batiin natin ang kinakababasa. So, batiin natin. Ano sabi dito? Ang late ng letter, brother. Alan Ayob. Magandang hapon, Romel Chor, at mga kasama mo dyan. More power. More power din, Alan Ayob. Sabi ni Ram Manangon. Idol, Melchor, pagpalain ka ng Diyos, pagpalain ka rin. Sabi ni Guerrero Carquel, isang mapagpalang linggo, Bro Melchor, David Manalili, ganun din, Ave Maria. JR, share the stream, salamat, kami nagsishare. Say something so that in defense of the truth knows your gear. Salamat po. Sa C, page, ano to? Related to in defense of the truth, salamat po, Facebook. So, walang mga nagtatanong. Kung meron po kayong mga katanungan doon, may mga nakikita ko nagtatanong. Mag-share ko lang po yung ano. Yung tukol po sa topic din natin. O sige, may i-share siyang topic. Yung sinabi po ni Jesus doon sa Mateo 24:24. Mateo 24:24. Anong sabi? Sabi po, sapagkat may mga magpapanggap na Mesiyas at may mga lilitaw na mga bulaang propeta. Magpapakita sila ng mga kagila-gilalas na tanda at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari, pati ang mga hiniran ng Diyos. Kita mo na? Si Kristo na nagbabala. Maraming mga bula ang mga ngaral. Ang paparito upang manlinlang, pati yung mga hinirang, lininlangin. So tayo mga Katoliko, lagi tayong nalilinlangin. Bibigyan lang ng kung ano-anong mga donasyon, bibigyan lang ng isang kilong bigas, isang lata, aaten mo sa pamamahayag, sisirain yung Catholic faith, lipat na agad. Di ba? Na sabihin, sila lang ang maliligtas. Wala pong turo na sila lang ang maliligtas sa Biblia. Ang maliligtas po, ang gusto ng Diyos, ang lahat ng tao gusto niya maligtas, hindi yung grupo lang ninyo o yung grupo lang nila na nag-claim na sila ay ligtas na. At yung once saved, always saved. Huwag na huwag po tayong maniniwala dyan, mga kapananampalataya. Meron pa mga nagtatanong, nakikita ko, brother. Ano pa yung mga tanong? Oh, meron pa? Ano sabi? Ano sabi dito, brother? Puro sa Facebook. Ay pa. Brother Chor and Company, God bless you. Salamat po. Sabi ni Koreano to. Miguel Sagit. Ito, saan po nakita ng mga na si Jesus at San Miguel ay isa daw? Actually, aral nila yan. Yung si, sa Jehovah ito. Na si San Jesus daw at si San Miguel ay isa lang kasi ginagamit nilang batayan yung at narinig ko ang isang malakas na tinig na makapangyariang sigaw ng Arkanghel. So, si Kristo rin po yung Arkanghel na yun, sabi nila, at yun din daw si Miguel. Si Miguel kasi, nung si Kristo daw ay namatay at nung ito ay nabuhay na maguli, si Arkanghel na yun. Dahil ayon sa araw nila, na-dissolve daw yung body ni Kristo at nang pumalit na ay yung katawan na ni San Miguel. Wala pong makikita sa Biblia na nakita ni San Esteban sa kanan ng Diyos na nakaupo ay si San Miguel. Kung hindi, si Kristo pa rin ang kanyang nakita. Nung siya'y binabato, nabuksan ang pinto ng langit at nakita niya si Jesus na nasa kanan ng Ama at kanyang tinawag itong Panginoong Jesus. Ano sabi? Sabi niya, He called Him God, Jesus, receive my soul. Tinawag niya si Kristo Diyos, sabi niya, and He cried, God, Jesus, receive my soul. Hindi niya tinawag na Saint Michael. Kung hindi, God, Diyos na Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Nung nabuksan at nung siya binabato, nabuksan ang pinto ng langit, nakita mismo ni San Esteban na si Jesus na sa kanan ng Diyos at tinawag niya itong Diyos at pinapatanggap ang kanyang espiritu o kaluluwa. Amen? Ano sabi? Pero sabi po ni MP, Buntilaw. Elvira Buntilaw. Brother Melchor,
ano? God bless you. God bless give you, brother. Give your number to those who contact you for debate. Anong daw? Give your number to those who contact you for debate. Sino itong naghahamon sa atin? Bro Melchor, God bless you. Give your number to those who contact you for debate. Baka na naman ang alimbawa na binigay namin yung number na sa kanya, tapos makikipag-debate, papupuntahin ako sa Cebu o sa Leyte, sa ano, natural, sa kanila yung pamasahe, hindi sa atin. Eh sila yung nag-ahamon ng debate, kakasahan natin yan. Pero yung ako magsusolder para puntahan sila, eh mas maganda, sila yung pumunta rito sa Maynila kung gusto nila ako makadebate. Di ba? Ito po yung aming number. Paki-replyan nga natin, brother. Replyan mo nga kay brother LB Buntilaw. Ibigay natin yung number. Alam mo naman yung bro Alex, di ba? Okay, sige lang. Ibibigay sa'yo, bro, sister LB Buntilaw, yung gustong makipag-debate sa atin. Ngayon, yung naghahamon ng debate na yan, sa Cebu ata, o Mindanao, o Cagayan de Oro, o ano pa, sasakyan ng mga eroplano, o sasakay pa ng eroplano, o ng barko, o bus, sagot po nila yung pamasahe dahil sila ang naghahamon ng debate. Ngayon, kung gusto nila akong makaharap, sila po yung pumunta sa Maynila at haharapin po natin sila sa Maginoo at maayos na interfaith dialogue. Kaya dahil ngayon po, nagdiriwang ang ating simbahan ng tinatawag ng ecumenism. Kaya willing po kami makipag-interfaith dialogue, interreligious dialogue, sa maayos at matinong talakayan na walang halong awayan. Bagkos, isi-share namin sa inyo ang aming pinananampalatayan. Sister Elby, ipipm kita mamaya, o ni brother, ano, ibibigay sa'yo number. Ngayon, kung papupuntahin tayo sa lugar na malayo, na ganito yung pupuntahan, sila po yung naghahamon, shoulder po nila yung pamasahe. Dahil unang-una, wala po kami maipoprovide na pamasahe. Kung gusto nila lumaban sa amin din ng public debate, punta po sila sa Manila, meron pong debate site ang mga end time pastor doon, libre po yun. Doon po tayo magdidebate at wala po doong bias na moderator. Ang magmo-moderator po, hindi po mga Katoliko, kundi mga end time pastor. Yung mga nag-aangad na gusto akong makadebate, kung tabid-dagat yan o sasakay pa ng barko, aeroplano, brother and sister, kayo po ang magbigay at mag-shoulder ng aming pamasahe at pupunta namin kayo. Salamat po. May tanong pa, brother? Wala na? Asinag muna kay brother Elby. O, brother Elby, bibigay sa'yo yung number. Okay. Ano sabi ni brother, ni sister Elby Buntilaw? Yes po. Thanks po sa dagdag info, brother Mel. Miguel Sugid, salamat po. Bukas, pag po hindi ako busy, yung pong request na papasi, yung War of Babylon na nasa Bible daw, Catholic daw yun. I-explain natin yung mga kung sino yung tinutukoy na War of Babylon doon. Yung sino yung mga yung babae patutot doon, sabi Catholic daw yun. Abangan niya, maglalayo din ako sa bahay. Sa maikling oras lang po yun. I-explain ko po yun. At magagamit po natin yun sa pagdepensa sa ating pananampalatayang Katoliko. Muli, inuulit namin, wala pong one save, only save na tinutukoy ang Biblia. Wala pong sinasabing receive Jesus Christ as your personal Savior and you will be saved. Wala po. Wala pong nakasulat na personal Savior. Imbento po yan ni Pastor Revivalist, ni Pastor Muller. Noong 1856, na noong 19th century, pumunta rito ang mga revivalist na yon. Yan ang ipinakalat at pinulot ng mga parang virus, no? Naging bakterya na kumalat ng kumalat at pinapaniwala ang mga Katoliko na hindi alam ang kanilang pinananampalatayaan. Maraming salamat. Kung meron po kayong katanungan, sasagutin po natin yan. Base sa atin. Sabi po ni Miguel Sagid. Miguel Sagid. Thanks po sa dagdag info, brother. Salamat din sa inyo at nagasubaybay po. Tulungan niyo po kami na makaabot tayo ng 1,000 subscribe at 4,000 hours para sa YouTube channel na po tayo magla-live streaming. At yung kikitain po nito, makakatulong po kami. Hindi po namin yan makakalimad. Even itong charismatic na to, kanina lang, hindi na namin binibidyo. Lagi po dito pinapakain ang mga youth na pinagpupulot nila kung saan-saan. Dadalhin dito para pakainin. Kapag kayo channel po natin, naging maganda ang
pasok na mga magsusubscribe o yung mga magko-commercial, magbibigay din tayo ng tulong sa kanila, pero hindi na namin i-video. Bahala na po ang Diyos doon. Salamat po. Ano pa yung tanong? Meron po tayong 17 viewers. Ah, 7. Salamat sa 17 sabi viewers. Sabi po ni Jojo Abierto sa Zumi. God bless Brother Melchor David Manalili and Company. Okay, God bless you to. Baka may tanong pa kayo dyan. Meron pa bang mga tanong? Kahit po outside the topic, kung ano yung mga katanungan nyo na naririnig ninyo, mas maganda po, tanong nyo na po. Meron pa ulit, brother, may lumitaw sa screen natin. Ano yung sabi doon? Yung ano yung para Koreano. Parang kung sino itong Koreano na ito, Korea yung pagkakasulat. Yung mga Protestants, nakiklaim na Catholic sila kasi universal naman yung meaning. Okay. Yung church nga, yung church, mga tao na daw yun. Okay. Ayaw nila maniwala sa transubstantiating creation. Memorial na lang yung Eucharist. Okay. Unang-una, pag sinabing Catholic, depende yan kung big letter or small letter. Pag big letter, Roma Act, kumakatawan, o yan po ay patungkol sa ating Catholic Church, yung big letter na Catholic. Pag small letter na si, kumakatawan po yan sa universal. Kaya kung ginamit nila ang letter C, ibig sabihin, hindi yun talaga relihiyon. Ibig sabihin, universal, pangkalahatan. Pero pag ginamit nila yung malaking C, ibig sabihin, ginagaya nila yung Catholic Church. Dahil ang maliit na C, kumakatawan yan sa buong pangkalahatan, universal, all-embracing, throughout the whole world, all people, all nation, kaya letter C na maliit. Pero pag nakita niyong ginamit ang malaking letter na Catholic sa ating na pong Catholic Church yun patungkol at hindi na sa kanila. Kung ginagamit nila yung malaking letter C, ibig sabihin, nakikigaya na rin sila. Yung transubstantiation, talagang hindi nila pinaniniwalaan yan. Dahil yung that time na John chapter 6 verse 66, maraming tumalikod dyan at hindi nila naintindihan yan. Kaya yung hindi nakakaintindi ng transubstantiation, yung po yung sinasabi sa John chapter 6 verse 66, na during that time, ina-explain niya yung Eucharistic, na ang sino mang kumakain ng kanyang katawan ay may buhay na walang hanggan, ang umiinom ng dugo niya may buhay na walang hanggan. Yun yung mga tumalikod na hanggang ngayon ay sinasabing memorial. Iba ang memorial, iba ang sakripisyo. Diba? Yung tinatawag nating anamnesis. Yung ginagawa natin ay sakripisyo yon, kagaya yon ng ginawa ni Jesus sa Kalbaryo. But, it is called unbloody. Pag sinabing unbloody, hindi madugo. Kung ano yung sakripisyo yung ginawa ni Kristo ron na paghahandog ng kanyang katawan, ganun din po ang nangyari sa ating banal na misa. Yan po yung tinatawag na mystery. That is the mystery of Christ. Hindi nila yan naiintindihan dahil hindi naman niya naniniwala sa misteryo. Bakit? Saan nagkaroon ng transubstantiation doon mismo sa sinasabi ni Jesus? Mayroon bang transubstantiation doon, brother? Meron! Di ba ano sabi niya? Nang gabing iyon, dinampot niya ang tinapay. Inaabot sa kanyang maalagat at sinabi, tanggapin ninyo at kanin, ito ang aking katawan. Yung dinampot, tinapay, yung pinapakain, katawan na, hindi sinabi kainin niyo yung tinapay. Di ba? Yung dinampot, tinapay, nung pinapakain, ano na? Katawan na, that is called transubstantiation. Amen? Yes! Yung anak, nung dinampot yung saro, ano sabi? Ang saro ito ay dugo. Dugo na. Hindi na sinabing alak. Ang sino mang umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. Ano yung pinapainom? Alak pa rin ba? Dugo na! That is called transubstantiation. Kung sinasabi niyo yung memorial yan, basahin niyo yung 1 Corinto 11:24 and the following verse. Sabi niya, ang sino mang kumakain at umiinom ng katawan at dugo ng ating Panginoon na hindi sinisiyasat ang sarili, siya'y nagkakasala sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Kaya ngayon iba ay patay na at may karamdaman. Paano ka magkakasala kung yan ay memorial lang? Saka nakakita umiinom, kumakain, nagkakasala. Kung yan ay memorial lang, di ba? Ang sino mang kumakain, umiinom ng katawan at dugo ng ating Panginoon na hindi inusis ang sarili, nagkakasala. Saka nakakita kumain lang, umiinom, nagkakasala. Di ba wala? Kaya huwag po tayo magpapalimlang, brother and sister. Napakaganda ng Catholic faith.
ganon nga lamang, hindi natin inaaral, kaya tayo naliligaw at nadadaya ng mga senta sa kaibahin natin sa pananampalataya para tayo ay linlangin. May tanong pa, brother. Ano sabi? Sabi po ni JR. Ano sabi ni JR? Brother Mel, pa shout out po, watching it in bahay. Sa bahay yan. JR! Sinong JR yan? Si Kito Lalingin. Kito Lalingin, what's up? Maraming salamat sa panonood mo. Sino pa? Nag-follow up po si ano yung Korean. Yung Koreanong salita, ano sabi? Sabi nila, inuulit-ulit daw natin ang kamatayan ni Jesus kasi ang sacrifice sa misa. Hindi po natin inuulit ang kamatayan ni Kristo. Ang inuulit natin, yung papaano siya nag-Holy Eucharist o nag-Thanksgiving doon sa Apero. Kaya nga, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Do this in memory of me. Hindi yung pagpapako sa cross. Ngayon, yung pagpapako sa cross, hindi taon-taon, taon-taon pinapako si Kristo. Inaalala ng mga Katoliko na hindi nakakalimutan ng mananampalatayang Katoliko kung papaano nagkaroon ng passion ng ating Panginoon, Yeso Kristo. Yun ang inaalala namin. Hindi yung taon-taon namamatay yung Diyos daw natin, taon-taon pinapako yung Kristo natin. Mali pong argumento yon. Inaalala namin yung papaano tayo iniligtas ng Panginoon. Kung nakakakita kayo dyan na nagpapapako, nagpipinitensya, naghihiwa ng mga blade sa likod, nagpapadugo, hindi po tinuro ng simbahan yon, at kailanman walang doktrina at aral ng simbahan na maglakad kang nakapaa, magpapako ka sa krus, magpalatigo ka, magpasang ka ng mabigat na kayo na krus, wala pong turo ang simbahan doon. Yung po ay sarili nilang panata, kailanman hindi tinuro ng simbahan. Amen? Hindi po yung taon-taon na inaalala natin yung kamatayan na laging taon-taon pinapako si Kristo. Ang inaalala namin taon-taon, yung pagliligtas ni Kristo sa krus, na kung saan dinala ang ating mga kasalanan. At yung Holy Eucharist, yun yung sinasabi ni Kristo na Thanksgiving, do this in memory of me. Pansinin mo, hindi natin tinatawag ito na banal na hapunan sa tanghalian, sa umaga, sa gabi, sa madaling araw. Wala. Diba ang tawag natin ay Holy Eucharist? Ibig sabihin ng Holy Eucharist, banal na pasasalamat. Eucharist, ibig sabihin nun ay Thanksgiving. Ang salitang Eucharisteo o Eucharisteon ay wikang Grego na kapag in-English mo ay Thanksgiving. Kaya banal na pasasalamat at hindi banal na hapunan sa umaga, tanghali, hapon, gabi, madaling araw. Di ba? Kaya ang tawag natin ay Holy Eucharist. Kaya tinawag na Ostia, ibig sabihin, unsacrifice offering. Yun ang ibig sabihin ng Ostia sa wikang Latin ay Ostia, kapag in-English mo, a sacrifice offering. Pag-aalay at paghandog. Yun ang ibig sabihin ng Ostia. Yan ay salitang Latin na ang ibig sabihin ay pag-aalay at paghandog. Dapat alam natin yan. Madami siya po pala si Janice po from South Korea. Janice? Siya po yun, yung Korean. Ah, yung Korean. Pasensya ka na po. Si Janice. Sino Janice? Babae ba yun? Lalaki? Babae po. Patingin nga. Janice po, Janice. Ah, si Janice. Okay. South Korea. Sabi ni Janice, South Korea. Thank you. God bless you more. Movement. Salamat, Janice. Pasensya ka na, hindi namin mabasa eh. Hindi naman kami. Kung yan ay Hebrew, mababasa ko yung pangalan mo. Kaya lang Korea, marunong po akong bumasa ng Hebrew letter. Lalaki daw po siya. Ah, lalaki siya! Ay, sorry po! Lalaki po pala siya. Brother, salamat. Jenny, salamat. At marami kong, kung marami kang katanungan, visit our YouTube channel na Brother in Defense of the Truth, Brother Melchor. Pero hindi po talaga ako ang may-ari niyan. Lahat po kami yan, lahat po tayo may-ari niyan. Ipinangalan lang po sa akin para madaling malaman dahil marami pong kumukuha ng debate natin at mga channel natin kinukuha nila. Kaya kung makikita nyo po sa iba't iba na ginagamit yung mga YouTube sa YouTube channel nila o sa ano nila, i-ano nyo po sa amin at i-report natin at magpapatulong tayo kay attorney para kastiguhin yan. Ano po, ito pong aming mga video ay dito lamang mapapanood sa In Defense of the Truth YouTube channel at sa page. Kapag nakita nyo po ito sa ibang channel o ibang page, i-report nyo po sa amin, paala na si Atty. Rod. Ito po ay may restriction na at mayroon na po itong copyright. Kaya wala pong sino mang pwedeng
maglagay nito sa kanilang YouTube channel at sa kanilang page. Okay lang po kung i-share nyo. Pero kung ilalagay nyo sa page nyo at YouTube channel, wala na, bahala na kasi sa inyo yung attorney na kaibigan namin na nagmamalasakit. Maraming salamat. May tanong pa, brother? So, may tanong pa po ba kayo? Wala na po ba? Okay. So, baka may tanong kayo dyan, brother and sister, bago tayo mag-close. Sister, may tanong ka dyan? About yes or yan, magtanong ka. 22 po yung New Year's. 22 na. Salamat sa New Year's. Ang dami. Mamaya yan, 4,000 eh. Yung ating mga magla-like. May tanong pa ulit. May tanong. Sabi po ni, ano, ni Jen, si Brother Dennis. Marami ako kasama dito, Workmates Practice. INC. Yung mga yan, mahilig tumalik sayang sa simbahang katoliko natin. Sabi po ni LB Bontilao, salamat at may abogado na tayo na magtatanggol. Salamat, dahil pagka tinuha nila to, ay wala na silang dahilan. Sila nang bahala ni attorney na mag-usap dyan kung paano kakastiguan ni attorney na kumukuha ng ating video. Napakabait na Kristiyanong attorney na yan na nagbigay ng volunteer na akong bahala, Brother Mel, dahil pinagkakitaan nila yung mga video mo. So, siya na pong bahala doon. Salamat. Sister, baka may tanong ka? Ano yung tanong mo? Sige po, huwag po. Lagi po kayo dito para makita kayo. Ano po, ito po isa sa ating mga youth na magtatanong. Ano yung tanong mo? Paano kayo nasabi ng mga board na tinapon na sila? Okay, paano daw nasabi ng mga born again sila yung born again? Yung John 3:3, except a man, be born again, he cannot enter the kingdom of God. Ang tinutukoy po doon ay hindi kagaya sila ni Nicodemo. Sabi niya, Papanginoon, paano ipapanganak muli ang tao? Maaari pa po ba siyang pumasok sa sinapupunan ng kanyang ina? Diyan siya matanda na. Sa kanila naman, sa pagiging katoliko mo, lilipad ka sa kanila, ang tawag nila ron, born again. Hindi po ganun ang tinuturo ng Biblia. Ang tinuturo ron, yes, kung dadali mo sa 5, except a man be from the water and the spirit, he cannot enter the kingdom of God. Ang tinutukoy po doon ay baptism, bautismo. Born from water and walked by spirit. Di ba? Babautismo kayo sa espiritu, sabi ni San Juan, at babautismo din kayo sa tubig. Sabi nga ng unang Pedro, chapter 3, verse 15, or 20. Sabi ron, ang tubig ay larawan ng bautismo ng nagliligtas sa inyo. Ito, hindi dumi ng paglilinis ng kasalanan kung hindi sa isang mabuting dinig na pangako para sa inyo. Kaya ang simbolo ng tubig at ng espiritu na tinutukoy na born from water spirit ay bautismo. Hindi yung pagiging katoliko mo, lilipat ka sa sektang born again. Tapos sabi niya, di na kailangan religion eh. Tanungin mo, brother, anong religion mo? Born again. Kita mo na. Tanungin mo, hindi eh. Anong religion mo? Born, anong church mo? J-I-L. Ano yun? Church. Di mo, religion. Di ba? Huwag po tayo magpapalilang sa mga ganon. Baka may tanong ka pa, brother, sister. Meron pa? Brother, ang sabi nila, napakinggan mo kasi. Kay Soriano? Hindi, sa revival. Sa revival. Napakinggan ko, ang sabi nila, Tayo daw hindi mga Kristiyano. Yun ang nagpapatibay sa binyag natin. Yes, yung kumpil natin. Na, di ba, pag may nakikinaganon, di ba, ginaganon ng obispo, obispo, pinapatong mo sa ulo, hindi yung sinasampan, hindi sabihin, ginigising lamang yung iyong espiritu na tinanggap mo nung ikaw ay binyagan nung maliit ka pa. See, kaya ka ginaganon ng obispo, hindi ka sinasampan. Yes, ginigising yung espiritu na nung bata ka pa, maliit ka, tinanggap mo at nung ikaw ay kukumpilan. Di ba kita mo, gigisingin mo, tinatakit ka? Pagka gigising sa tao, ginagano mo, di ba? Misa, inawa ka mo sa ulo. Ginigising yun. Kaya, confirmation. Kaya ka ginagano, hindi sabihin, wake up, Holy Spirit, na nasa iyo. Di ba? Panggising sa espiritu yun, hindi sabihin na tulog ha, hindi sinabing tulog. Hindi sabihin,
to enlighten, another term, to enlighten your spirit or gigisingin, palalakasin muli ang spiritong tinanggap mo nung ikaw ay binyagan nung bata ka. Kaya sinabi, ginigising, meaning to say, to enlighten the spirit na natanggap mo nung ikaw ay bautismohan. Okay, ano? Inuulit ko ha, hindi literal na natutulog kung hindi enlightenment po ang ibig kong sabihin doon. Tayo po mga Katoliko ang tunay na Kristiyano na bininyagan dahil tayo bininyagan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo na itinuturo ni Jesus at sinabi ng mga apostol, yan din ang kanilang bibinyagan. Hindi po tayo dapat magpapaniwala na sabihin ng mga Katoliko hindi Kristiyano. Ang hindi Kristiyano, yung hindi gumagamit ng Trinitarian formula sa pagbibinyag. Hindi po valid ang binyag mo kung hindi Ama, Anak, Espiritu Santo. Yun po ang dapat natin malaman. May tanong? Pilipinas share the screen. Pilipinas na. Para amen. Page mo ata sila. Tapos may tanong po si J.R. Pinaglaw. J.R. Pinaglaw. Good PM po, brother. Matanong lang po, ang kerubin po ba ay anghel? Why yes! Why inform ka ng Balagunas? Yes! May mga dominions, may mga the 11 principalities natin. Maraming principalities, 12 principalities yata, kung di ako lang, dominions, kings, kerubim, seraphims, yung mga ganyan, thrones, 7 ba yun, or di ko lang alam kung 12, alam ko 12 principalities yan eh. Isa sa mga kategorya po yung kerubim, seraphim, mga anghel, kung baga ano, hierarchy rin po sila. Hierarchy, kagaya rin po sa atin, may papa, may obispo, may kardinal, may padre, may monsignor. Ganon din po ang mga angel. May mga ano sila, kanya-kanyang principalities o yung tinatawag natin hierarchy. Seraphim, archangel, seraphim, cherubim, thrones, ano pa ba yun? Principalities, ano pa ba yun? Dominions. Meron po yung basta hierarchical din po ang ating, kung di ako nagkakamali, 12 yata yan o 7, basta 12 kung di ako nagkakamali yung ano na yan, yung principalities ng mga anghel na yan, yung tinatawag natin kategory, by kategory yan, nasa sisi natin yan. Yan po, ano po, yung seraphim, yung cherubim, iba po ang cherubim, iba yung seraphim, iba yung archangel, iba-iba po sila ng hierarchy. Ano po? Yan po ang masasabi ko, iba-iba po sila ng hierarchy. Anghel din po yan. Kumbaga ano, may mga katungkulan. Opo, principalities, dominions, kingdoms, cherubims, seraphims, thrones. Sige po, ano po yung talaga? Si Don Felipe. Mayaman yan, Don. Don Felipe Soriano. Ay! Mayaman yan, Don yan. Tapos ang sabi ni... Sabi po na, Brother Melchor, isang tunay na tagapagtanggol ng katotohanan. Hindi lang po ako, tayo pong lahat. Ang lahat ng binyagang Katoliko ayon sa CCC ay tagapagtanggol ng pananampalatayang Katoliko. Lahat ng binyagang Katoliko, kay babae, kay lalaki, may ngipin o wala, lahat tayo defender of Catholic faith nung tayo'y binautismuhan sa simbahang Katoliko. Amen. Ano pa po? Si Joel Dirio Marte. Ano sabi? Brother Melchor, ano po yung Lefebvrean Catholic? Bakit si Lefebvre? Bakit di po sila SSPX yan, SSPX. Kasi lumaban yan, kumbaga ano, nire-reject nila yung tinatawag nating Second Vatican Council. Yung Vatican Council 1, tinatanggap nila. Ang hindi nila tinatanggap ay yung Second Vatican Council 2. Kaya mga Lefebvre yan yan. Si SSPX po yan. Ang nagtayo ngayon yung Society of St. Pius X, kaya SSPX. Yan po yung mga tinayong grupo ni Lefebvre. Yan po yung mga SSPX, mga traditional yan. Yes, kinakontra yung Promus Ordo natin. Yan po yung tinatawag na Lefebvre yan po, o yung tinatawag natin SSPX. Thanks po watching from UAE News. Salamat brother at sa walang-sawang taga-suporta mo. Defend our Catholic faith. Mabuhay kayo dyan. Si ano po? Raswil Medesma. Ang dami na ang nanonood sa atin. 30 na? 33 na doon. 32. Ano sabi? Si Raswil Medesma. Brother Melchor, I would like to ask if the Bible that the INC is using is the same Bible that us Catholic are also using?
or they have another version of it. Thank you and God bless. Lahat ng Bible na ginagamit nila sa atin yon. Tayo ang nag-compile ng Biblia. Tayo ang naglagay ng talata at versikulo. Tayong Katoliko ang nag-decide kung anong Biblia ang laman ito, kung ilang books tayo po. Sila po ay nakihiram. Yung mga kahit iba-ibang version yan, iisa lang ang pinagmulan yan, ang Catholic ang nag-compile, ang nag-canon yan, kahit nasabihin mong yan ay kay Lamsa, kay Mopats, kay JB, sa Catholic din po lahat galing yan. Nagkaiba-iba man yan ang version, isa lang ang pinanggalingan ng compilation yan, isa lang ang nag-canon yan, isa lang ang naglagay ng talata at versikulo yan, walang iba ang responsibility at may authority, one and only the Catholic Church, kahit anong Bible gamitin nila sa ating compilation yon. Maraming salamat sa tanong mo. Sabi po ni Joel Lirio Martin, yung kanina po nagtatanong tungkol sa ano, sa Liberian Catholic, makonsider po ba silang Catholic? Actually, yung mga mas nila, kagaya rin ng mas, pero hindi ko alam kung yan ay inexcommunicated na ng ating Santo Papa. Kasi karamihan mga nandiyan dyan, mga cardinal din yan eh. Mga obispo din yung mga membro niyan. So wala akong balita kung yan ay inexcommunicate. Kasi pagka ikaw ay inexcommunicate na ng ating Vatican, ibig sabihin wala ka ng connection sa Catholic Church. Ngayon kung sila pa ay nag-oppose doon sa Vatican Council to at sumisira sa Santo Papa, pero wala namang ibinigay na excommunication ang ating simbahan, wala namang problema. Pero kung yan ay inexcommunicate na ng Vatican, ng ating Vatican o ng Santo Papa, ibig sabihin wala na silang connection doon sa ating Holy See na Santo Papa. Ibig sabihin sila ay tinatawag nating separated brethren na rin. Pero kung hindi naman sila tinatanggal as inexcommunicated, mananatili pa rin natin silang kapatid sa pananampalataya. Kahit yan ay mga umaatake sa Novus Ordo, umaatake yan sa tinatawag natin na yung modern mass natin dahil mga traditionalist yan, walang problema sa kanila yan. Mahal pa rin natin sila. Pero kung yan ay inexcommunicate na at tinanggalan na ng authority ng Santo Papa, wala na silang magagawa kahit anong gawin pa nila kung sila ay excommunicado na. Hindi ko pa alam kung na-excommunicate na yan. Ayan yung tatanong din natin na sa mas magaling pa sa atin. Okay. Si Mater Christi Choir. Mater Christi Choir. Good PM po. Gaano po kahalaga ang pagbasa ng Pasyon ni Cristo? Okay. Unang-una, yung Pasyon, pag binasa mo yan, cover to cover, para ka na nagbasa ng Biblia. Sinummarize lang yan. Mula creation hanggang sa pagtubos ni Cristo, hanggang sa kanyang pagdating nando doon. Ngayon, bakit pabasa? Dapat pakanta. Kasi kinakanta yan eh. Di ba? Pag sinabing basa, babasahin mo lang. Di ba? Pabasa. Dapat pakanta. Hindi kayo nagtataka? Bakit pabasa pero kinakanta? Dapat ang tawag pakanta. Hindi pabasa. Kasi basa, babasa ka lang. Dapat po ang magandang tawag, pakantang pagbasa. Tama ba? Pakantang pagbasa. Okay, para maintindihan, bakit pabasa? Hindi naman ginamit na pakanta. Unang-una, ang tawag po doon ay canticle o sa ibang termino, kantor. Saan natin na-adapt yung pabasa na habang binabasa, kinakanta. Yan po ay galing din sa mga Hudyo. Kapag sila ay nagbabasa ng kasulatan, kinakanta nila yan kagaya ng mga Muslim. Yung ginagawa ng mga Muslim habang nagbabasa ng Quran nila, na-adapt nila yan doon sa mga Israelita. Dahil kapag bumabasa ng mga kausulatan ng mga Israelita, kinakanta nila yan diyan na-adapt ng mga Muslim. Yung ginakanta nila, pasinan niya yung mga Muslim, pag bumabasa ng Quran, kumakanta, nakuha at nagaya nila yan sa mga Israelita at sa mga Hudyo. At yung pabasa natin na ginagawa, dyan din natin nagaya sa mga Hudyo habang binabasa yung kinakanta nila, ang tawag doon ay kantor or canticle. Dapat alam natin yan. Kaya binabasa, ang tawag doon kantor or canticle. Okay? Para na rin po kung kayo ay, meron nga, di ba? Merong pabasa, di ba? Ano sabi? Konting kanta, konting basa, mamaya na, kakain na. Marunong po akong pabasa. Marunong po akong magtono ng pabasa. Actually, yes.
Marunong akong bumasa ng pabasa. Kung si Soriano marunong, marunong din po ako magtona ng pabasa. Ano po, kantor po, galing niya sa mga Hudyo, na-adapt ng mga Muslim, at tayong mga Kristiyano, ginagaya rin po natin yung mga Hudyo na bumabasa ng pakanta. Ang tawag po ay canticle or kantor. Kantor po, letter ara, baka magkamali ng pandinig. Si Roderick Osorio. Yes. Ano sabi? Pananki na naman. Oh, ano wow. Sabi? Pati sementeryo at government, inanguhin na. Bakit yun nga masakit, ang Biblia hindi ninyo maunawaan. Ha? Baka santo ninyo, hindi kayo maligtas. Ha? Kayo pa ang magligtas sa santo ninyo. Una-una, brother, alam mo, salamat sa iyo dahil meron na naman tayong devil's advocate. Yan ang gusto ko, yung mga devil's advocate pumapasok sa ating page para magtanong ng magtanong. Kasi yan ang mga gusto ko, yung pumapasok sa teritoryo natin, magtatanong dito. Unang-una, ang tunay na santo ninyo nasa langit. Yung santo ninyong nakikita mo sa bawat simbahan, mga, yan po ay mga replika na lamang ng tunay na santo ninyo na nasa langit. Ano po? Hindi po namin yung sinasamba bilang Diyos. Yan po ay aming hinahandugan ng paggalang at pagrespeto. Ano po? Kaya kung sasabihin mong Diyos namin yan, kayo lang po ang may sabi at hindi kami. Salamat po at nandiyan kayo, yung mga devil's advocate na bumabato sa simbahang katoliko. Welcome na welcome po kayo magtanong dito. Kahit anong tanong niyo po sa pananampalatayang katoliko, sasagutin po namin. Ang santo ninyo kapatid, kung gusto mong mabasa sa Biblia letra for letra, gumamit ka ng Bibliang Espanyol. Letra for letra, mababasa mo yung santo ninyo. Ngayon, kung gusto mong mabasa sa English, natural, pag sinabi mong santo ninyo, infant yan or child. Kaya, santo ninyo, holy child. Mababasa nyo sa 242 ng Acts of the Apostles. By the holy name of child Jesus. O, nando doon ang holy child Jesus. Di ba, santo ninyo? Ngayon, kung gusto mong mabasa, S-T-O-N-I-N nyo, punta ka ng Spanish Bible, letra for letra, nando doon ang santo ninyo. Yes, nasa La Sagrada Biblia, letra for letra din, purgatorio. Dahil ang purgatorio ay hindi naman Tagalog yan. Kaya huwag mong hanapin ang salitang Tagalog yan ay paglilinis. Kaya huwag mong hanapin ang salitang purgatorio sa salitang Tagalog. Hanapin mo yan sa Latin. Ibig sabihin yan, purgationem peccatorum, o sa Tagalog, paglilinis. Anong tanong? May tanong pa? Si Joel Lee Marte. Ah, yan. Brother Melchor, meron po ba sa panahon ngayon na na-excommunicate? Okay. Unang-una, bago ka excommunicate ng simbahang katoliko o ng Santo Papa sa Vatican, kung ikaw ay nagtuturo ng heretical teaching, di ba, sunugin mo na ang buong baryo. Sunugin mo na yung mga nandiyan na buong baryo o kalapit baryo dyan. Hindi ka excommunicate ng Santo Papa pero kakasuhan ka ng arson. Di ba? Ang ina-excommunicate po kapag ka tumutulig sa nagtuturo sa aral na hindi tinuro ng simbahan o heretical teaching, doon po nagkakaroon ng tinatawag nating excommunication. Ano po, inulit ko, sunugin mo man ang bahay ng kapitbahay mo, pati buong baryo, yung mga kalapit barangay mo dyan, hindi ka excommunicate. Bakit? Eh, civil ang kalaban mo rin, government civil ang kalaban mo rin, sa kasuhan ka ng arson doon. Pero magturo ka ng hindi tinuturo ng simbahan, hindi inaral ng simbahan, hindi doktrina ng simbahan at sinasabi mo ito ang turo ng simbahan pero mali naman at hindi naman tinuro ng simbahan yan, ikaw ay heretiko, doon ka magkakaroon ng tinatawag na excommunicado or excommunication. Gaya nito si ano? Si Agripay, Father Gregorio Agripay. Sumulat yan sa Vatican. Gusto na siya ay maging obispo. Sa Katoliko ha, dati Katoliko sa Agripay. Nainip siya ang tagal mag-response ng Vatican sa apela ni Father Gregorio Agripay na siya ay gawing iproklama at gawing obispo. Ang ginawa nito si Father Gregorio Agripay, nagtayo ng sarili ng church, nainip niya sa papel na kung aaprubahan siya o hindi. Nung nalaman ng simbahan na nilalabanan na ni Father Gregorio Agripay ang simbahan at ito ay nagtayo na ng independent church, ang lumabas sa kanya, excommunication letter. Hindi appointed as a bishop. Yun po ang pag-excommunicate ng simbahang katoliko. Amen? Amen.
Ano yung tanong? Meron po tayong 18 shares. Salamat. Diba? 18? 18 shares, ha? Alam mo, one day po, ito po, abangan nyo. Maglalay po ako, question and answer portion lang lahat. Para mas maganda. Question and answer portion, one day maglalagay ako ng isang araw, any kind of question na sasagutin natin, kahit out of the topic. Question and answer lang tayo, nandiyan dyan ako sa screen, nandiyan dyan kayo sa screen na monitor. Wala akong ibibigay na topic, question and oral, answer and question lang tayo. Oral questioning and answer din, yan po ang ating ibibigay sa mga maraming gustong makaalam ng katotohanan. May tanong pa? Meron po tayong 35 na viewers. Aba, salamat sa mga viewer. Ano pa sabi? May tanong pa? Si Jesse Bon Brian Cruz. Oh, Jesse Bon Brian Cruz. Pwede pong mangungisal more than once a day? Ay, walang problema! Kahalos karamihan ng mga santo, araw-araw nangungumpisal. Araw-araw, walang problema! Kahit ikaw ay nagsisimba, merong confession na nagaganap doon, di ba? Meron, yung sinasabi ng, diba, in my word, in my thoughts, diba, in my brain, diba? That is a confession. Pero ang inililinis lang nun, yung mga venial sin. Kinakailangan ko talaga, isa pa lang sa pare, yung tinatawag natin mortal sin. Kapag tayo nagsisimba, meron na po tayong tinatawag na confession doon sa venial, diba? Sa aking kasalanan, diba? In my thoughts, in my words, diba? Dahil sa confession, inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na luma ako nagkasala sa isip ko. That is confession. Kung araw-araw ka nangungumpisal, nangungumpisal ka din talaga. Diba? Diba? Kung araw-araw ka nagsisip, nangungumpisal ka. Kung ikaw ay nakagawa ng mortal sin, sa pari ka dapat pumunta. Bakit? Sabi nga ng Leviticus, diba? Ituring niyong mga banal ang pare. Igalang niyo ang mga pare. At sa pare magtanong, Malakias chapter 2 verse 11, Hosea Haggai chapter 2 verse 7. Nandoon po sa pare magtanong dahil sa bibig nila nandoon ang katotohanan at kaalaman tungkol sa ating Panginoong Hesus. Hindi sinabing sa pastor, hindi sinabing kay Kebuloy, hindi sinabing kay El Soriano, kung hindi sa pare. Amen. Si Alan ayaw ko, Ken daw po iskor. Ken? Ay, huwag mo na iskor brother. Si ano po, si Miguel Sagib. Sabi po ng isang born again Christian, no special treatment daw kay Mama Mary. Sa kanila yon. Kung no special treatment kay Mama Mary, napakaganda ng treatment na binigay ng Arcangel Gabriel sa mahal na Birhen. Sabi, Hail, full of grace! Saan ka nakakita? Angel ay nagsalot ng Hail, full of grace! Angel yun, tao ang mahal na Birhen. Nagbigay ng highly favored salute. That is salutation of angel to Our Lady. Magbasa-basa naman kayo. Pero yung tao, tinawag mong Hail, full of grace. Angel ka? That is called salutation of Archangel Gabriel to our beloved mother. At kung kayo ay walang pagsasalot sa mahal na Birheng Maria, kayo ay ang binhi ng ahas na dudurugin ng kanyang mga binhi. Di ba? Sabi doon, basahin natin sa Revelation chapter 12, verse 17 to 18. At ang nalalating mga lahi ng babae ay inatake ng ahas. Kayo yon. At ang sabi ng mahal na Birhen, ang kanyang prophecy, All generation call me blessed. Kung wala kang bigay na paggalang sa mahal na Birhen bilang blessed, hindi ka makasali sa generation. Di ba? All generation call me blessed, sabi ng mahal na Birhen Maria. Kung ayaw mong tumawag ng blessed, you are not called one of our generation. You are generation of Satan, hate to our beloved mother. Dahil galit na galit ang demonyo o si Satanas sa mahal na Birheng Maria. Kung ayaw mo kay Mama Mary, isa lang ang ibig sabihin, ikaw ay serpent seed. Kaya nga ang sabi ng mga, all generation, call me blessed. Ngayon, ayaw niyo tawagin blessed, problema niya na yan. Tsaka po, di ba po, Brad, yung ano, sabi ng panapinsan, di ba? Yes, Elizabeth! Tapos po siya ng Holy Spirit. Tapos po siya ng Holy Spirit. Sabi niya, blessed is the good. Blessed are you, among women. Pinagpala ka sa lahat ng mga babae. Pinagpala din naman ang bunga sa iyo kaya. Sino ba naman ako para dalawin? Sino ba naman ako para dalawin? Parang kanta yan. Sino ba naman ako para pipilang ka? Di ba? Di ba? Di ba? Call the Mother of God, Mother of our Lord.
Ngayon, kung wala kayong paggalang sa mahal na Birhen, alam na this, sabi ni Yornikois, kung sino kayo. Di ba? Nagalang tanong? Ayun, tama po, Brother Ned. Problema na po nila yon kung wala silang special treatment. Correct. Kayo na ang namo-problema niyan, hindi kami. Kaya yung problema niyo, huwag niyo ibigay sa amin, inyo na lang yan. Dahil kami, wala kami problema sa mahal na Birhen Maria. Sabi niya, all generation, all me blessed. So kung wala na po kayong tanong, kami po ay magsasara na, magsasign off na. Mayroon pa kang pagod? Maraming tanong? O sige, pagbigyan natin. Minsan-minsan lang naman. Sabi po ni Aaron Castillo, sana magka-limit na kayo ni... Soriano, yan ang matagal ko nang hinihintay kahit sa social media. Sana tanggapin yung hamon sa atin. Tanggapin yung hamon para makita ng mga membro niya kung gaano kuno kagaling niyang si Soriano. Tingnan natin. Gaya na sinabi sa kanyo, wala tayong inaatrasan kahit sino debatista na yan. Kahit sino pa po. Amen po. Basta mayroon na ibibigay na rin. Walang ang sino mang magmura, gumamit ng mga ad hominem, si Lord ng bahala. Sana nga, matupad yun. Okay. May tanong pa? Si Bok Bebs. God bless Brother Melchor and sa team. Naway mas madami pa ang mahabot ng life. Glory to God, brother. Si Just Harvey Torres. Narinig ako. Paano po kapag sa debate tinanong yung bang mukha ni Jesus saan nang galing? Okay. Yung bang mukha ni Jesus saan nang galing? Natural, during the time of the apostles, may mga magagaling din na painter gaya ni si San Lucas, si San Pablo. Kung pupunta ka doon sa Baclaran, nakita mo yung mother, ano yung nanalagi sa klolo, ang nag-drawing lang si San Lucas at si San Pablo. Si San Pablo, nakita niya si Kristo. Di ba, nang gabing iyon, tumayo sa harap ko ang Panginoon, Heso Kristo, at ang kanyang sinabi, Pablo, kung paano nagpatotoo ka sa Jerusalem, pumunta ka sa Roma, magpatotoo ka. Nakita niya si Kristo. Nakita rin niya ng mga apostol. Sabi niya ni San Juan sa kanyang sulat, sa unang Juan and the God, amin siyang nakita, nahawakan, nahipo, at nakausap. Sa tingin mo, hindi nila alam yung itsura ni Kristo. Sa 12 apostol na yon, sa tingin mo, walang magaling nagpainting doon. During the early Christian church, early Christian time, ang mga libingan ng mga follower ni Kristo, may mga mukha na ni Kristo na drawing. Kaya may nakakita kay Kristo. Pumunta kayo at mag-pilgrimage kayo, makikita nyo ang mga early Christian catacomb. May mga mukha ni Kristo, mukha ni San Pablo, mukha ni San Pedro. Bakit? Dahil alam nila kung ano yung mga itsura nila nung araw. May nakakita doon. Kaya huwag kayong maniniwala na itong mukha ni Kristo ay ginaya Roque Cesare Borgia, yung anak ni Rodrigo Borgia, na si Alexander Pope, Alexander VI. Hindi po. Si Cesare Borgia, lumitaw lang ng 14th century. During the 1st century AD, may mga paintings na ng mukha ni Jesus Christ. Sayang nga lang, hindi ko tala yung aking libro na malaki, yung mga early Christian painting. Nandun ang nakikita mo ron. Merong Kristong nakaganon, merong Kristong din drawing na may hawak-hawak na tupa o itinatawag na the Good Shepherd. May drawing din sila nun. Meron din ang binautismohan si Kristo. Meron din nun. Mga early Christian ang nagpainting nun. Kaya huwag tayo magdududa. Unang-una, hindi naman, wala naman problema eh. Kung ano itsura ni Kristo eh. Halimbawa, bibigyan example. Pag napunta ka sa Japan, natural, ang Kristo ni Relon, pag din drawing, mukhang Hapon. Di ba? Sa ano yan? Sa ano nila yan eh? Sa race nila yon. Pumunta ka sa China, ang Kristo nila nung sabihing negro. Natural, mukhang Chinese. Pumunta ka sa Africa, pag nag-drawing sila ng Kristo doon, natural, kung ano yung lahi nila, ganun din na refleksyon na ino-drawing ng painter na mukhang Afrikano. Dito naman sa atin, di ba? Tingnan yung mga drawing na mga nila Guillermo Tolentino, nila Carlo Ima about kay Kristo, di ba? Pinoy na Pinoy yung dating. Kasi Pinoy yung nag-painting. Oh, di ba? Pumunta ka sa Japan, mukhang Chinese yung Kristo, singkit yung mata. Di ba? Pumunta ka sa Amerika, Amerikano yung Kristo. Depende po yan sa lugar na pupunta mo, kung ano ang lahi nila. Doon nagre-reflect kung paano magmukhang Kristo yung kanilang painting at ayon din po yan sa kanilang race. Kaya po iba-iba ang itsura niyan. Amen po? Ano? Sabi po ni Rame Isagan, ha ha ha. Larawan yan, hindi pwede sambahin at... Correct! Hindi namin sinasamba yung larawan, sila lang nagsasabi niyan. Okay? Kasi kung gusto mo makita, letra for letra, na si Kristo may picture,
gumamit ka ng Galatia chapter 3 verse 1, the living Bible. Ang sabi ni San Pablo, Galatians chapter 3 verse 1, the living Bible, the living Bible. Ano bang gusto ko niyong ipakita sa inyo? Ang larawan ni Kristo na nakapako sa krus? Siya linaw, the picture of Christ. Dying on the cross. Ano bang gusto niyo ipakita sa inyo? Picture of Christ, dying on the cross. Pero sa iba, ang ginamit, portrait. Ano ba yung portrait? Di ba larawan? Picture. Tingnan mo sa KJV, portrait ang ginamit. Sa The Living Bible, ang linaw, picture of Jesus Christ. Sa iba, portrait of Jesus Christ. E din yung picture. Di ba? Sa Christian Care, Abiba Paliar Una. Totoo bang mababasa sa Greek ang Katoliko? Yes, Katolikos, Kataholes, or Kataholo. Yan, Acts chapter 9, verse 31. Hindi pa ginagamit ni San Ignacio ng 107 AD o 110 AD ang salitang Katolikos. Ginamit na yan sa Ebanghelyo ni San Lucas. 5 beses lumitaw ang salitang Katoles sa Greek Bible. Sa sulat ng Acts at ni San Lucas yan, mababasa. 5 times ginamit ang word na Katoles. Yung ano yung Acts eh, sabi si Lucas nagsulat. Yung Acts, yung Lucas, si Lucas din nagsulat. Kaya walang problema ron. 5 beses po mababasa ang Katoles, letra for letra, sa Greek Bible, sa sulat ni San Lucas at sa Acts of the Apostles. Isa lang ang sumulat niya, si San Lucas. Sige. Si Jesse Bon Brian Cruz. Turo po ba ng Roman Catholic Church na ang 3 a.m. ay Devil's Hour? Okay. Wala kaming aral o doktrina na ang na nagsasabi ang simbahan na ang alas 3 ay Devil's Hour. Lahat ng oras pwede natin ibigay sa Diyos. Ang ginagawa lang ng simbahan, dahil itong mga demon o itinatawag na Antichrist, tuwing alas 3, sinasamba nila si Satanas. Kaya nga nagkaroon tayo ng 3 o'clock habit prayer. Pag-counter doon sa pinagpagbaking, minamak nila ang 3 o'clock na kamatayan ni Kristo. Kaya nagkaroon din tayo ng pantapat doon, yung 3 o'clock prayer na, you die Jesus, but the source of life pour out for the souls, and the ocean of mercy open up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, di ba? Yun ang pinaka-counter natin, dahil ang mga demons, tuwing alas 3 na madaling araw din sila nag-worship, kaya nagkaroon tayo ng pang-counter na 3 o'clock habit prayer. Hindi ibig sabihin na itinuro ng simba ng alas 3 ay para sa demonyo. Hindi po ganun ang turo ng simbahan. Lahat po ng oras ay para sa Diyos, dahil ang time and space na ginagamit natin sa Diyos po, lahat ng galing yan. Siya po ang lumikha ng lahat ng bagay at walang kinalaman dyan ang demonyo. Ang ginagawa lang ng mga demonyo, ginagamit nila ang ginawa ng Diyos para i-counter at i-mock sa ating mga Kristiyano at sa Diyos. Amen? Amen. Meron po tayo, Brother Mel, 48 viewers. Ba, ang dami na! At 22 shares. So, salamat sa nag-share. Siguro po, katapusin na namin. Unang-una, hindi pa ako nakakate ng mas. Hinahabol ko yung last mas. Baka hindi ako makapagmas. 7:30 po ang mas, di ba? 7:30, no? Sige. Last question na, brother. Kasi mag-attend pa ako ng mas. Huwag kayong mag-alala. Maglalagay ako ng isang live streaming na question and answer only. Walang topic. Kahit ano pong kahintayin niyo po yan. I-announce ko po yan. Sabi po ni Mark. Isa na lang po. Martorilio, nag-repress siya kay Rami Isaga. Ayan mo lang siya. Sabi niya, respeto lang po sa larawan ng ating Panginoon. Hindi po sinasamba ang larawan. Correct. Ikaw po ba kaya mong tapakan ng iyong paa ang larawan ng ating Panginoon? Sabi niya. Salamat po sa mga sharer. Meron na tayong 47 views. Salamat po. Dapat po, kung gusto niyo makita ang ating debate, lahat po ng debate namin, inipon na namin, ilagay na namin sa YouTube channel para po isa na lang pong channel ang pupuntahan niyo. Sa next Sunday po, kung wala po kaming live streaming, sa Sunday may debate kami. Pag natuloy, ang topic ay baboy at yung mga karumal-dumal na pagkain. Seventh-day Adventist na naman ang ating makakaharap. This coming Sunday, pag natuloy, ang topic, baboy ba at mga karumadumal na pagkain ay hindi pinapakain ayon sa Biblia. Abangan nyo po yan. Nawa matuloy at napapanood po natin yan sa Defense of the Truth. So, kung wala na po kayong katanungan, hanggang sa muli, ito po ang Catholic Charismatic Set My Spirit Free sa pangunguna ng aming magiting at guwapong-guwapong late person na head servant.
si Brother Dominic Reyes at ang gwapong kanyang youth leader na si Brother Sander. Brother Sander at ang mga gayot este mga youth. Gawin kamay po tayo ang mga youth. Maraming salamat. Uli, bumabati sa inyo ng magandang gabi at pinagpalang araw ng Linggo. Ito po si Brother Melchor Manalini na nagsasabing ipagtanggol ang katotohanan, ipaglaban ang pananampalatayang Katoliko. Maraming salamat po. Amen.